Thank you, Lord. We come to your presence, Lord. Enter your gates, Lord, with thanksgiving. Salamat sa Panginoong palakpakan natin ang Panginoon natin. Salamat sa Diyos. Kahit na marami tayong pagkukulang, nararanasan natin ang kanyang kabutihan. Amen! Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Welcome. Let's welcome this month of April, the month of God's favor. Amen! Sino rito handa nang maranasan ang mga pabor at kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay? Woo! Praise the Lord! Siyempre, binabati natin yung ating mga kapatid joining us for the first time. Second time, palakpakan natin yung ating online church. Ayan, thank you for joining us. Praise the Lord. And as we continue to just give praise and glory to our God, itong mga awit ito, it always reminds us that the grace of God is sufficient for us. Amen! Iyan lang ang kailangan natin, ang grasya ng Diyos sa ating buhay. It is the power of God when we are weak. Kaya mga kapatid, maybe you're coming to church, attending this service, Lord, nangihihina ako, may good Diyos ako sa'yo. The grace of God is sufficient in your weakness. Amen! And dagdag pa nga dyan yung mga pangako ng Panginoon na napakasarap alalahanin, napakagandang bigkasin sapagkat ito'y buhay at mabisa sa ating lahat. Kaya handa na ba tayong tumanggap ng mga promises ng Lord? Yes. Dahil ang mga pangako ng Diyos, it is yes and amen through Christ Jesus our Lord. That's why every time we say amen, we shout our yes to God, pumapanig po yan sa langit at tinatanggap ng Diyos, nakikita niya ang ating pananampalataya. That's why everyone, I encourage you to join us together. Let's declare the promises of our God. God will bless the works of my hands. I will lend to many nations but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised up to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication comes from the Lord. I will flourish like a palm tree and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health, heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. Tinatanggap ba namin yung, do you receive it? Come on, shout amen! And this is the time that as we enter into the house of the Lord, with thanksgiving and praise, we acknowledge Father in heaven, through the name of Jesus, and through the power of your Holy Spirit, that you have blessed us with every spiritual blessings. And Lord, right now we come to your presence. Thank you for your presence, Lord. There is rest. There is peace. There's fullness of joy. In your presence, there comes refreshing, O God. In your presence, there comes, Lord, strength. That's why, Lord, as we enter your house, let this place, Lord, be filled with praise. Lord, ang aming mga puso, ang aming mga labi, pupuruin, Lord, ang mga ulap, ang langit, ikaw, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa mga awiting ito, Lord, ito'y mga awitin ng pasasalamat. Ito'y awitin ng pagpupuri namin sa iyong kabutihan sa aming buhay. Hindi kami nararapat, pero patuloy mo kaming pinagpapahala. Marami kaming pagkukulang, pero patuloy mo kaming pinupunuan. Kaya Panginoon, dalangin ko, Lord, sa mga oras na ito, ang aming puso't isipan, let us just put our focus on you. Let our eyes be fixed on Jesus. Only to Jesus and always to our Lord Jesus. Because you are worthy of our worship. You are worthy of our praise. And Lord, kapag sa mga oras na ito, nandito ka na. Kapag ang presensya mo nandito na, Panginoon, wala na kaming aalala.
mga bibig, lahat kami ibibigay namin sa iyo. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na nagliligtas, sa pangalan ni Jesus na nagpapagaling, sa pangalan ni Jesus na nagpapalaya, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! Amen! So let's give Jesus praise!
palakpakan muli ang ating Panginoon na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen? Allow me to read the verse, mga kapatid. In Romans chapter 3, verses 23 to 24. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Yet God, in His grace, freely make us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Do you believe that God loved us so much? Amen. And He knew we could never meet His standards. That's why He sent Jesus to save us. And this salvation is available for all. You are here because God called you to be here. And God is so good and He deserves all our worship. Mari ko po ba kayong anayahan na itaas ang ating mga kamay para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. And you sing it with me. Kindness of mercy.
are working in each and every one of us. Blessing is coming our way. And Lord, walang makakapigil sa'yo. Kasi kung itong pagpapala na to ay para sa amin, walang makakapigil sa'yo. In your perfect timing and in your will, Panginoon, you will surely manifest. Yes, Lord, you will surely manifest yourself in our lives. We manifest ourselves, Himself. Divine manifestation, hallelujah. And mga kapatid, as we continue to worship our Lord, let us declare one God is in our lives. Jehovah Rapha, you are our healer. Elohim, mighty God, you are almighty. You are our provider. You are very present and are ever present. Thank you.
hands to God. Lift up your hands to the Lord. We're singing, Adonai will manifest himself. Do you want God to show himself to you? Gusto mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Gusto mo bang ang Diyos magpakilala sa iyo? His name is Yahweh. It is the time that when Moses was asking God, Lord, paano sasabihin ko kung sino ang nagsugo sa akin? God said, I am who I am. He's the Yahweh. He's the Lord. He is Rapha. It was the time when the Lord has set snakes because of the complaining and the murmuring of the people. But the Lord who sent those snakes is the Lord who told Moses to lift up that bronze serpent, that everyone who looks to that bronze serpent will be healed. Lord, we pray that you will manifest yourself. You will show yourself strong as our healer. Elohim, it is the name, the plural name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Genesis 1 verse 1, when God said, let there be light, and there was light. The creator of heaven and earth, the creator of the universe, he can create something out of nothing. He is the God of miracles. When he said, he can do something in your life. He can do miracles in your life. And he is able. Shaddai, the Almighty God, was revealed to Abraham that nothing is impossible for God when he gave them a promised son, Isaac. Jireh, it is the time when Abraham offered his son Isaac, but God stopped him and God provided a ram. That the Lord provided for Abraham. And the Lord who provides, the Lord who sees ahead, ang Diyos na nakakakita ng mga mangyayari, ang Diyos na nakakakita ng mga bagay na hindi pa natin alam, it is the God who knows how to provide for His people. And Adonai is the Lord that is most high. And as we worship the Lord, as we lift up our hands, there are people in this place. Let us not miss this opportunity. God will show himself strong to his
are touching us this moment. Yes, Lord. Manifest yourself. Amen. We receive your healing, Lord. We receive your healing, yes, physically, mentally, emotionally. Amen. Even spiritually. Yes, Lord, we receive it. We receive your power. We receive in our it, Lord. You are restoring our life. Amen. You are refreshing us. Yes, Lord. We receive provision, Lord. Kaya nga pagsumikapan natin gumawa ng mga bagay na magtutulot ng kapayapaan at magpapatatag ng ating pananampalataya ng bawat isa. Kaya naman mga kapatid, yung simpleng tape, yung simpleng ngiti mo ngayong umaga, makakapag-encourage yan, makakapag-build up, makakapag-edify to one another. Kaya let's go around, let's praise one another! Online, you're welcome here at Jesus Coffee Church. I'm Sister Isabel. Ayan, kung meron tayong mga ka-anak, ayan, thank you Lord. Pakidala na po natin sila sa likod. Yes, good news! Meron tayong mga classes or step na tinatawag, spiritual training and equipping process. Ano ba ito? Alam niyo, sabi sa Peter, di ba? First Peter, magpalago tayo sa pananampalataya. Kailangan yung ating spiritual na buhay, hindi lang basta umaatin lang tayo. San ba ako ginawa ni Lord? Ano ba talaga ang mission at purpose ko? Alam niyo, doon natin malalaman lahat. Kaya iniimbitahan ng lahat na mag-take ng step one para sa ating spiritual na pagpapalago. Ayan. At meron din tayong tuklasin. Ano ba ang kailangan natin tuklasin? Alam mo, maraming bagay ang talagang lihim. Pero alam mo, iriribil sa atin yan ng ating Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya naman, sabay-sabay natin tuklasin at pag-aralan kasama ng ating mga spiritual leader. Ayan, o kaya mga self-group leader. Ayan, ibibigay sa atin or ituturo sa atin after the service. Kaya naman, mga kapatid, maglaan tayo ng konting oras para dun sa pag-aaral ng tuklasin. Ayon, thank you Lord, at matagal-tagal pa, let's prepare for May 12 sa ating gagawing Mother's Day. Ayan yung susunod natin na
event kung saan pwede tayo mag-invite ng mga hindi pa nakaka-attend sa church na mga mommies para po ng ating evangelism para maibahagi natin si Kristo sa mga tao na nasa labas pa. Kaya naman to encourage us sa area ng giving, tawagin na natin si Brother Hinge. Thank you, Lord. Yeah, thank you, Lord. Thank you, Lord Isabel. Salamat sa ating Panginoon. Good afternoon to everyone. Ayan. Praise God. Hallelujah. Alam po. Thank you, Lord, Brother Joey. Salamat si Panginoon. Ayan! Ang sarap ba magpuri sa ating Panginoon? Naramdaman niyo ba ang Holy Spirit, no? Na nagmumove sa bawat isa? The power of the Holy Spirit will manifest into our life. Salamat sa Panginoon. Praise God! At magpapalang gabi, hapon sa mga ating replays. At salamat. Magpapalang umaga rin sa ating lahat. At salamat sa Panginoon. Batiin natin yung ating mga viewers online. Thank you, Lord Jesus. At may tanong ako sa inyong mga kapatid. Sinong puri ito ang nagmamahal sa Diyos? Ayun, salamat sa Diyos. Marami. At alam naman natin na tayo talaga ay nagmamahal sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, may mga tao nagmamahal, ngunit hindi nila alam o hindi nila sinasaliksik ang tunay na pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, inaalam mo ang lahat-lahat sa kanya, di ba? Inaalam mo ang kanyang pangalan. Inaalam mo ang kanyang edad. Baka siya ay mas ahead sa'yo, o baka siya ay mas bata sa'yo. Kapag nagmamahal ka, inaalam mo ang kanyang kasarinlan. Amen? Kung saan siya magpagaling? Sa China ba? Siya ba isang Ilocano? At kung nagmamahal ka mga kapatid, inaalam mo ang kanyang kasarihan. Kung siya ba ay babae, kung siya ba ay lalaki. Kaya, so ito lang ba yung basic or basis natin mga kapatid, na ang tunay na kahulugan at tunay na kahulugan ng pagmamahal. So, how can we love God and how can we love that person? May mga tao na nagmamahal mga kapatid, ngunit ito yun, hindi siya showy. Kapag naglalakad sila in public, so yung pagmamahal niya, hindi showy, hindi niya pinapakita. Pero nandito yung pagmamahal niya sa kanyang puso. May mga nagmamahal na pakipot. May mga nagmamahal na hard to get, ika nga. At may mga nagmamahal dyan na ayaw magbigay. Kapag dumating na yung responsibility, ayaw niya magbigay. So, sino dito ang may nakakakilala kay Mr. Bean? Ayan. Kung bata pa lang eh, mga Gen Z, Gen X, no, may kilala pa rin pala si Mr. Bean. Yung anak ko favorite niya nung age 5 niya eh. Kaya, alam niyo ba si Mr. Bean eh, nagmamahal din, ngunit selfish siya sa kanyang girlfriend. Selfish siya sa kanyang girlfriend. Lagi na lang nanggugulang, no, para sa kanyang sarili. So sinasabi, hindi pagmamahal yun. Lagi nanggugulang. Kapag sa parking, may naranasan na ba kayo rito na inumusog yung sasakyan sa pamamagitan ng sasakyan para siya makapag-park? So hindi pagmamahal ang tawag doon. Kaya kung nagmamahal ka, kapatid, don't be selfish. Yan. Instead, seek first and know the true meaning of love. When you're seeking, sabi nga kanina, di ba, when you're seek, God will manifest dun sa ating inawit kanina. And when you are seeking, you are aiming for something. You are striving after. Meron kang goal. Meron kang tinatarget. At nakafocus ka dun sa tinatarget mong yun. And as a believer, mga kapatid, when we seek and focus to God,
we should seek and focus on our salvation. When we seek to God and we focus on His promises and His kingdom. Amen. So kailangan mga kapatid, tayo ay may strong relationship, no, sa ating Panginoon. Meron tayong strong relationship sa ating mga kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Kinakailangan yan. Dapat meron tayong mga strong relationship na tinatawag yan. Alam natin na meron tayong mga pangangailangan sa araw-araw, di ba? Kaya gawin mo, focus and trust kung sino ang nagpagbibigay sa'yo ng tama. Focus and trust kung sino ang nagbibigay ng karapat-dapat at tama sa para sa'yo. Sabi sa Matthew 6 verse 33, but first and most importantly, seek His kingdom and His righteousness. His ways of doing and being right, the attitude and character of God. So, yun pala yung character ng God. And all these things will be given to you also. So, let's talk about His way of doing and being right. Kaya ito yun mga kapatid, ang kanyang paraan at paggawa at pagiging tama. What Jesus said when He taught His disciples, sabi niya, have a look at the poor widow. She had given all. But for others have given a tiny part ng kanilang mga blessings. So ito pa, what Jesus said, when the Pharisees asked about what is the righteous way of paying their taxes, sabi ni Jesus, give to Caesar what belong to Caesar and give to God what is belong to God. Alam niyo mga kapatid, the way of Jesus is to show His way of doing and being right. The character of Jesus is to teach us how to live accordingly, how to keep according to His will. Para tayo ay hindi madala ng mga maling katuruan, kaya dapat natin gawin, mga kapatid, we should read. We should read our Bible. And you will know His way of doing and being right. The way of Jesus is to show us the true meaning of love. How to give? What is the right expression? How to give? What is the right attitude? How to give? What is the right perception and the right way of living? So, papaano mga kapatid? Seek first His kingdom and His righteousness. Kung mahal mo ang isang tao mga kapatid, higit sa lahat, mahalin natin ang ating Panginoon. When you seek, you will learn more to God, and you will learn more to that person. When you give, you will learn to trust, you will learn to love, and you will learn to obey. When you learn to trust and love and obey God, ito ay katulad na rin sa pagtatithings natin. The principle of sowing and the principle of reaping. When you sow, you will reap. And all these things will be added unto us. When you seek, you will find. When you seek, you will reap. So ang kailangan natin mong gawin mga kapatid, magtanim lang tayo. Magtanim lang tayo para sa karya ng ating Panginoon. Ikaw ay ani kung hindi ka susuko. So ang tanong, sino dito ang gusto umani ng siksik, liglig at umaapaw? Sino dito ang gusto maranasan ang pagpapala? Sino rito ang gusto na makamit ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo? Gustong taka yun, mga kapatid, sinasabi ron, siksikliglig. So, if you don't give, mga kapatid, don't give, you will give only the tiny part of your blessings. Kailangan natin, mga kapatid, sinasabi rito, give the 10% to the church. Give the 10% to His kingdom. Para matugunan ang mga pangangailangan ng mga gawain sa church at para mapalaganap kanyang salita.
bring more souls to Jesus. When you give your tithes, mga kapatid, more blessings await you. Amen? And all these things will be added unto you. So the question is, do we love God? Amen! We love God. So if we love God, we should obey Him. If we love God, we should obey His commandments, love and trust Jesus. So let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa iyong mga pagtuturo. Salamat po, Panginoon, sa iyo lang namin matatagpuan ang tunay na kasaganahan at mga pagpapala na hindi namin nararanasan sa aming buhay. Panginoong Jesus, patuloy po kaming susunod sa iyo. Gaano man kahirap ang mga pagsubok na aming dadanasin sa buhay na ito, ito ay may kagaangan sapagkat sa iyong grasya, awa, kami ay magpapatuloy na magsasaliksik. Kami ay magpapatuloy sa aming pananampalataya, sa aming pagsasaliksik ng katotohanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makasunod sa iyong mga pinag-uutos, sa aming pagbabayad ng aming ikapo, at pagsunod sa iyong mga utos. Pagpalain mo po ang mga gawa ng aming mga kamay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maranasan ang mga pagpapalang higit pa sa aming inaakala. Mga bagay na kamanghamangha, na kami ay hahagulgul na lamang dahil sa iyong kabutihan, dahil sa pagmamahal mo sa amin. Sa wagas na pag-ibig mo sa amin, Panginoon, pinapakita mo ang iyong mabuting pamamaraan at pagiging tama. Tanging nais namin ay maging tulad mo sa puso't isipan para lang sa iyo. Help us, O Lord, to seek your kingdom and your righteousness. Maraming salamat po, Diyos, sa kabutihan. Lahat ng ito ay aming tinataas. May papuri pa sa salamat at pagsamba sa iyong pangalan, Jesus' name. Thank you, Lord. Mapagpalang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong mga kapatid. We are YoungPro Ministry Women's, a group of young adults connecting through our professions and shared experiences. Kahit na busy ang schedule, we thank God for bringing us together here, raising our voices in praise to our Lord Jesus. Kaya naman, let us all expect His divine intervention in our lives. Basta't manatili ka lang. Amen. Kaya naman ang sabi sa 1:15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magpupumang sa hindi mo nananatili sa puto. Gayun din naman, hindi kayo magpupumang kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Inaanyay ako puto kayo lahat upang sabi-sabi tayo magpuri sa Panginoon. Amen. Spirit on the ground.